Hello guys, on this tutorial, ang i-discuss natin is about insert value in your linked list and then displaying all the values inside your linked list. Okay, so halimbawa na kapag insert na tayo ng value sa linked list natin, ang gagawin natin at the end is palalabasin naman natin or di-display naman natin sa ating console yung mga value na nai-enter natin or naipasok natin sa linked list. Okay, so simulan na natin. Dito, nakagawa na ako ng basic syntax natin sa C++ and then i-save ko lang muna siya as tutorial muna natin. Tutorial. Okay, so and then, ang una natin gagawin is kailangan nating mag-declare dito ng struct and then node. Okay, so itong struct natin will be referred to each element in your linked list. Ibig sabihin, dito sa struct natin, dito dadaan yung mga lahat ng elements na papasok doon sa ating actual linked list. Ibig sabihin, pag may mga in-enter tayo mga number, dito sila muna dadaan. So, dito sa struct natin, ang kailangan nating ma-declare is yung mga variable na kailangan natin gamitin. Unang-una is si int number natin. Ito yung number na magre-represent ng i-input natin. And then, next is mag-create tayo dito ng node. Okay? And then, naka-pointer siya. And then, next natin. Okay? So, dito sa int natin, dyan dadaan yung mga data na papasok dun sa ating linked list. And then, ito naman is pointer for the next node naman natin. Okay? Ito itong node star tapos next natin. Okay? Okay. So, next nyan is kailangan natin gumawa. Okay, gagawa tayo dito ng mga functions na gagamitin natin dito sa ating main program. So, hindi tayo gagawa dito sa mismong loob. Okay, tatawagin na lang natin sila. Unang-una is yung ating boolean function na is empty. Okay, ayan. Okay, so dito sa function na to is dito natin ipapasa yung mga element natin. Ito, and then, ito yung magde-determine kung may laman ba o wala yung ating linked list at the first place or sa unang run natin. Okay? So, dito is kailangan natin mag-declare ng parameters niya. Okay, node pa rin. And then, declare natin si head as pointer natin. Okay? And then, next is kailangan natin gumawa ng void. And then, dito sa void na to ay pangalan na lang natin insert first element. Ibig sabihin, ito yung mag-check or magpapasa ng mga first element natin dito sa ating linked list. Okay, so ano yung mga parameters na ilalagay natin dito? Okay, so yung mga parameters na kailangan natin ilagay dito is node, and then head, and then node ulit, followed by. Okay, so last, ibig sabihin, kung meron tayong head, which is the first node natin, and then meron din tayong last, okay, yung tail natin. Okay? And then the last one is yung int natin, which is the number. Okay? So, dito papasok yung number na i-enter natin from your keyboard. And then, ito kailangan ay naka-pass siya by reference. Okay? Kasi bakit by reference? Kasi iba-iba naman yung mga value na ilalagay natin dyan. Ay, kulang pala ako dito na bura ata. Last. Ayan. So, iba-iba naman kasi yung mga value na ipapasa natin dito. At the first place, hindi naman laging yung head natin is laging 5, di ba? Yung last, yung tail natin is hindi naman laging, sabihin natin 15. Okay, so pabago-bago yan, kaya reference yung ginamit natin at saka pointer. Next is, gawa tayo dito ng void. Ayan. So, void natin, insert na lang, okay, insert, yan. So, yan na lang gamitin natin. And then, pwede na natin kopyahin yung mga parameters na ginawa natin dito. Okay, so sila rin kasi yung mga dadaan dyan sa loob. Okay, next is, I guess pwede na tayo mag-start, ano? Okay, so lagyan na natin. So ito kasi declaration pa lang ng mga functions na gagawin natin or ipaprocess natin sa loob ng ating main function. So gawa na tayo ng function dito sa ilalim. Okay, so unahin natin itong si boolean. So ganito na lang gawin natin. Copy lang. And then, ayan. Okay, so is empty na function natin is dito natin madedetermine or dito ipapasa or malalaman kung may laman ba yung linked list natin. Ibig sabihin, dito malalaman kung may laman or wala yung linked list natin. Okay, so ano ilalagay natin dito? If, ayan, head is equal to null, ayan, ano i-return natin? Return true. Okay, mamaya paliwanag natin. Okay, else return false. Ayan. Okay. So, paano nangyari dyan? Sabi daw, if yung head natin is null or empty, wala pa siyang laman, it will return the value of 1. And then, kapag ka naman meron na siyang laman, yes, magre-return siya ng value ng false. Okay?
And then, yun yung ipapasa niya dito sa ating main program. So, i-declare natin dito sa main program natin is yung ating mga variables like, ayan, so meron din tayo ditong head is equals to, ang default value niyan is null. And then, meron din tayo ditong last, okay? That is also a null value. Null because at first, the linked list is empty. So, wala siyang head and then at the same time, wala pa tayong tail. Diba? Kapag ka nag-run tayo nung mga nakaraan is kapag ka nagkagawa tayo ng linked list, at first is wala pa siyang laman. Okay? So, kaya naka-default na null tayo. So, next nyan is i-process natin itong next na function natin sa taas. Okay? Yung ating insert first. Sana ba yun? Ayan. So, insert first element dito sa ating linked list. Okay? So, ano ilalagay na close ko muna to? Anong ilalagay natin dito? Burahin muna natin yan. And then, open close curly bracket. Okay, so anong ilalagay natin dyan? So, dito maglalagay tayo dahil dito papasok yung mga head natin and then yung tail natin and then at the same time yung number na i-enter natin dito. Okay, so dito maglagay rin tayo dito ng variable natin na number. Okay, so yan yung mag-hold or dyan papasok. Ito yung variable na gagamitin natin mag-hold ng i-enter nating value from the keyboard. Okay, so next naman natin is balik tayo dito sa my insert natin or dito sa insert first element natin. Okay, so at first, ang gagawin natin is magde-declare tayo dito na si node. Okay, magde-declare tayo ng panibagong pointer dito na temp. Okay, ibig sabihin temporary data yan is a new is equals to new node. Okay, so dito, ibig sabihin yung mga panibagong, mga bagong pumapasok na data dun sa ating linked list is serve as temporary muna. Okay, and then after nyan, yung temporary natin, ipopoint natin siya. Okay, so ipopoint natin siya into our, ayan, variable na number is equals to number. Okay, so anong nangyari dito? Ang nangyari, yung in parameters natin will be assigned to the temp node variable. Okay, so itong mga sinalpak natin dito is papasok dito sa temp natin na variable. Ano? So yun yung mangyayari dyan. Next is, kailangan natin ilagay yung temp natin and then pointing to next is equals to null. Okay, so bakit null yan? Kasi yung new element natin is a number, okay? And the next will be assigned as null. So, halimbawa, naglagay tayo ng, sa ano natin, meron tayong head and then meron tayong tail. Okay, so yung magiging dulo natin doon, which is yung tail natin, ang mangyayari niyan is null yung value noon. Kasi tail nga siya, wala siyang kasunod. Ilagay natin dito is null, followed by, okay, declare na rin natin dito, si head natin is equals to temp. Okay, so dito sa temp na variable natin. And then, the next is yung last natin or yung tail natin will be temp na rin. Okay, so ganun ang mayayari dyan. Ibig sabihin, yung number na pinasok natin, okay, magiging serve as temporary value siya. Okay, yung temporary value na yon isasalpak naman natin dito sa head at saka dito sa last natin. Okay, and then dito sa part na to, nakatutok siya dun sa next nung temp natin, which is null. Kasi nga, yung next value ng ating last number is always null. Kasi yun yung commonly na tail natin or yung last value natin. Parang may kulang ba dito? Okay, so kaya aside from that, wala, nakalimutan ko yung kasi kapag isa pa lang yung value natin, okay, so dito pag isa pa lang yung value natin, automatically na yung head natin is siya na rin yung tail natin. Okay, kaya pag nagpasok tayo ng value, halimbawa naglagay tayo ng 50, okay, so ang mangyayari niyan, yung head natin will be 50 and then yung tail natin is 50 din. Okay, sabi nga natin yung value ng number natin is 50 and then mapupunta siya dito sa temporary na variable natin and then yung 50 na yon will be assigned as head and then yung tail natin at the first at the same time. And then proceed na tayo dito sa may ating insert. Nakagawa na tayo dito ng insert, okay, ito. Ayan, so gawa tayo dito ng insert na function natin. Ano naman ang gagawin ng insert natin, ano? So dito evaluate niya muna, sabi, if, kopyahin natin to, ayan, if head, ayan, so if head is empty, ayan, kapag yung head down natin is empty, anong susunod na gagawin niya? Okay, so ang gagawin niya dito is, mag-insert tayo, nasa na yung insert natin, insert first element natin, ito, so tatawagin natin ito, saan na ba yun? Okay, yan, kasi,
Pagka, ang una nito sa insert natin, kailangan nyo munang malaman kung meron na bang laman or wala pa yung ating linked list. Okay, so pag na-detect niya na empty pa yung ating linked list, tatawagin niya itong function natin na mag-hold ng paglalagay ng first value dun sa ating linked list o sa ating linked list. Okay, so ito, tanggalin na lang natin itong, ang ititira natin dito is yung mga parameters lang, wala na silang declaration ng var o data type. Okay, so next nyan is, ayan, so natawag na natin siya. Kapag ka-empty yung value niyan, ibig sabihin ng value ng head natin is 0. Kasi nga dito diyan. Ayan o. Ayan, sabi daw kapag yung head natin is wala pang value, okay, so it will return true. Okay, so dito, ayan, pagka ito naging yes, ibig sabihin true siya, na, ibig sabihin nun wala siyang value or empty pa yung ating linked list at that moment or at that time. Next niyan is magkakaroon tayo dito ng else. Okay, dito sa else natin, kasi dito kapag ka-empty eh, paano kung meron ng laman? Okay, mag-i-insert tayo, diba? Paano kung meron ng laman? Iba rin yung function doon. Okay, so kapag ka meron na siyang laman, ang gagawin natin dito, is i-declare na magde-declare tayo ng panibagong pointer natin, pero gagamit pa rin tayo nitong temp natin. Okay, variable pa rin po yan ha. Okay, so gayahin lang natin yung dineclare natin sa taas, is equals to new node. Okay? And then, pwede yata natin itong kopyahin eh. Ayan, pwede ko itong kopyahin. Ayan, ito rin siya exactly. Ayan. Okay. So, dito, yung ating, saan na ba yan? Okay, so, i-declare niya na yung, ipapasok nating value dito, okay, will be temporary. Katulad ng function natin dito. Ayan o. Ibig sabihin, katulad ng paliwanag natin kanina, yung papasok dito na value sa number, ipapasa niya dito sa temporary na pointer natin, and then yung value na yon is makupunta dito sa head, and then at the same time makupunta dito sa temp natin, and then yung next ng temp na yon, next value ng temp natin will be null kasi yun yung last value natin, pero dito hindi na natin gagamitin ito, hanggang dito lang tayo. Okay, so next nyan is ang gagawin na natin, tama na ba, next tapos null. Okay, so dito declare na rin natin dito si last. Okay, ibig sabihin yung last natin na variable is point natin into next node. Okay? And then, i-assign natin sa kanya yung temp na variable. Okay? And then, last natin is equals to temp. Ayan lang. So, magkaano yan? Magkasama yung dalawang yan. So, ang mangyari kasi nyan is ito. Okay? So, ito, ang gagawin dito ay isiset nyo yung previous last value natin as a temp mode. Halimbawa, meron tayong previous last na ano, 1, 2, at saka 3. Okay, so yung 3 yung ating last value. Pagka nagkaroon tayo ng pang-apat na value, which is 4, ang mangyayari niyan is yung last value is yung 3 na. Okay, and then yung present natin is magiging yung 4 na. Okay, so ito yung present na yon. Okay, so yung present na yan i-assign sa last na variable natin. Okay, which is yung 4 natin. Next is, isalpak na natin yung ating, okay, so parang working na tayo dito, no? Okay, so test natin dito sa ating main program kung makakapag-insert na ba tayo. So, try natin dito ng, gawa na lang tayong cout. Okay, cout, and then, enter a number na lang. Okay, so enter a number dyan. And then, sin. Okay, tapos gamitin natin si variable na number. Ayan. First time is manghihingi sa atin ng value yung ating program. Kapag ganyan na nangyari, tatawagin naman natin, bawa, may laman na itong variable na number natin. Tatawagin na natin itong si insert. Nga pala, kailangan may knowledge kayo dito sa mga functions. Diba? Functions, tsaka mga parameters, pati yung mga reference tsaka pointers bago nyo pag-aralan itong linked list natin. Okay, kasi mahirapan kayo no? kung para intindihin itong mga ginagawa natin dito. Okay, so hahaba si yung video natin kung uulitin ko sa umpisa yung pagpapaliwanag ng lahat ng mga naandito. Okay, so naipaliwanag ko naman na doon sa mga previous discussion natin. Okay, so ang ipapasok lang natin dito is yung ating mga variable. Ayan, so si head natin, si last, at saka yung number na inputs natin. So ito po yung mga yan. Ayan, tsaka ito. Ayan, so at the first time, yung head natin tsaka yung last natin is null sila. Okay? So, let's try to compile this project kung may error tayo. Ayan, so meron tayong error dito. Ang sabi is unexpected primary expression before int. Okay, so tanggalin natin to. Hindi ko natanggal. Okay, ayan. Okay, so, ito kasi parameters na ibig sabihin,
dito natin i-insert yung mga values natin. Paano yan? Anong nangyari dito? Ayan, anong nangyari dyan? At the first time na i-run natin to, itong value na i-head natin is null kasi naka-declare dito sa taas. Yung last natin or yung tail natin is null din. Okay? And then, dito sa part na to, siya yung i-enter nating value dito sa number na to. Nasasaluhin dito. Tapos, ipapasa dito sa ating insert na, itong insert na function natin. Okay? So, try natin i-run ito. Kung may error pa tayo. Compile muna. Okay, so zero errors and zero warnings na tayo. Then try natin i-run. Ayan, so nag-run na yung ating program. So pwede na tayo makapag-enter ng value. Okay, so maglagay tayo dito ng value na 25. Okay, so nakakapasok yung value natin na 25. Okay, so paano natin ma-show yan? Value na nilagay natin na 25. Okay, so pwede tayo dito maglagay ng cout. Then, lagay na lang natin ito yung head natin. Okay, and then palabasin natin dito si head. Okay, and then pointing to number. Ayan o. Ayan. And then, gawa tayo dito ng end L natin. Okay, so pagka nirun natin to, ay gawa muna tayo dito ng ating tail pala. Okay, yung head natin, tapos ito naman yung last value natin or yung tail natin na tinatawag doon sa ating linked list. And then, last naman, point natin into. Okay, so saan natin siya ipo-point doon pa rin sa number natin. Okay? And then, end L. Okay. So, try natin kung anong mangyayari dito pag ginawa natin ito. Run natin. Okay, so working siya. So, ilagay natin dito is 25. Okay, so kung mapapansin nyo, ang nangyari, yung 25 natin is pumasok sa head. Okay, naging value siya ng head. And then at the same time, naging value rin siya noong last natin. Okay, paano nangyari yan? Kasi, sabi ko nga sa inyo, at the first place na mag-run tayo, magpasok tayo ng unang element dun sa ating linked list, ang mangyayari, yung head niya, yung value na magiging head niya is yun din yung value na magiging last niya. Okay, yung tail niya. Okay, so di, saan ba pinasa yan? So pinasa yan dito sa insert natin. Ano yung pinasok natin? 25. Okay, so sa insert natin. Okay, so pumasok dito yung 25. Diba? Nilagay natin dyan. And then, yung value ng head dito, ayan, meron dyan. Null pa yan, diba? At the first place. Okay, so nung na-detect na null yung laman nito, okay, so dito siya ma-detect eh. Okay, sasabihin dyan, is head ba natin is empty? Okay, or may laman ba siya? Eh, at the first place, null nga yung head natin, di ba? Okay, so ang mangyayari dito, magre-return ito ng true value or yung 1. Okay, and then kapag nag-true yung condition natin dito, ipapasok tayo dito sa may insert first element natin. Okay, so tatawagin yung insert first element natin. Nasaan ba yung insert first element natin ito? Okay, so dito sa insert first element natin, papasok yung value natin na number, yung head natin na null, and then yung last natin na null. Okay, so ang nangyari dyan, at the first time, dito sa part na to, nag-create muna tayo ng object natin or ng node natin na temporary. Okay, and then kapag may papasok, laging magiging temporary. Okay, so paano ba nangyari yung ganito siya? Okay. So yung ano natin, yung number natin na pinasok dito, ayan, napunta siya into, ayan, temporary, then naka-point siya doon sa number na yon. Okay, ibig sabihin, yung value na pinasok natin dito is magiging temporary. And then, ano ba yung next nung number natin? Okay, so yung next nung temp na yon, ibig sabihin yung last na value doon sa temp natin is yung null. Ibig sabihin, yun yung ating last value. Okay, so dito naman, ang mangyayari niya, so nung naipasok na natin yung value na 25 natin, okay, yung value na 25 natin, ay mali pala. So dito pala is yung next, ibig sabihin yung address natin, okay. Ibig sabihin nakapoint siya into the next address. Diba, meron tayong head, and then meron tayong last, okay. So yung temporary natin is nakapoint doon sa last na address natin. Okay, eh di ba ang last natin is laging null yung kasunod niyang value kasi nga last na siya. Okay, so wala na siyang pagtuturuan or wala na siyang pagpo-pointin na panibagong node kasi siya yung last. Okay? So dito pinasok nga natin na yung temp value natin will be the head and then at the same time yung temp value din natin is magiging yung ating last. Okay, so ano nangyari diyan? This is for the first lang. Ibig sabihin nangyayari lang to kapag ka first element yung pinapasok natin. Okay, so ganyan yung ginagawa niya. Kaya ang nangyari dito, ayan, yung 25 natin, ito po yun. Ayan. So ito yung temporary natin. Pumasok siya sa temporary natin.
And then, sinalpak siya dun sa head natin. And then, sabi dito yung temporary natin, same as the head. Okay, ipapasok din natin dun sa last value natin. Kasi kapag nagpasok tayo sa ng unang value, pinakaunang value sa linked list natin, is kung ano yung first value, yung head natin, siya na rin yung magiging last or yung tail natin. Okay, so ganun yung nangyari dyan. Okay, so next naman natin is check natin ito. Okay, so paano tayo? Try natin magsalpak ng value. Okay, so gamit tayo ng loopings dito. Okay, so dito sa loopings natin, gamit na lang tayo dito ng do. Pasok natin siya sa loopings. Okay, and then while. Okay, so dito, ang gawin na lang natin ay while. Okay, so lagay na dito tayo ng okay, see out natin. Ayan. So, gagawa tayo dito ng enter 1 to input more value. Okay? So, ibig sabihin, manghihingi sa atin dito ng panibagong enter na 1. Okay? Kapag 1 yung naging value niya dyan, is uikot pa rin to. Okay? So, saan ipapasok natin yung value na input natin? Gawa tayo dito ng another variable. Iwalay ko na lang para and iniwalay ko. Pwede naman siya idugtong dito. No? Okay, so si continue, ibig sabihin ng continue. Okay, so dito papasok yun kay continue. And then sa while natin, so gawa tayo dito sa while natin na kapag ka yung while na, or yung continue na variable natin is equal to 1, ibig sabihin kapag ka 1 lagi yung nagiging value niya, iikot lang tayo dito ng iikot or makapag-enter tayo, makapag-enter ng value. And then lagay tayo dito ng cout. Ayan, so lagay na lang natin dito na program exit. Ayan. Okay, so meron na tayo niyan. So test natin siya kung makakapag-input na tayo, makakapag-input para malaman natin kung nagbabago yung head natin. Tsaka, kasi kanina, di ba, ang head natin, siya na rin yung naging tail natin nung nag-run tayo. Kasi hindi pa tayo makapag-insert ng second value natin sa running time. Okay, so run natin to. Okay na kaya? Okay, so working siya. Okay, so dito, enter tayo halimbawa ng 20. Enter. Ayan, so yung ating head at the first place, yan yung unang time na makakapag-insert tayo ng unang value sa ating linked list. Okay, kaya yung head natin is 20 and then i-assign siya doon sa last din natin. Okay, so manghihingi sa atin dito ng input enter 1 to input more value. So enter natin 1 para mag-ulit tayo. Ayan, so nag-ulit tayo. So nanghihingi na naman sa atin ng value na ilalagay natin sa linked list. Lagay natin dito is 25. Okay, so kung makapansin nyo dito, ang nangyari na is yung ating head is 20, which is the first value. And then, yung ating last is napaltan na. Okay, napaltan na siya. Siya na yung naging last value natin. Okay, so hindi na sila parehas, no? Kasi yung meron na tayong head, and then at the same time, meron na tayong tail dito. Dalawang value na yung nasa loob ng ating linked list. Okay, so try natin ulit, magdagdag tayo ng isa pa. Enter lang tayo dito ng 1. Okay, dagdag tayo dito ng 30. Okay, so yung head natin is yung 20 pa rin, katulad naman dito, but then yung last natin or yung tail natin is naging 30 na. Okay, so ganyan yung nangyayari dyan. So check natin, mag-enter tayo dito ng kahit anong value para mag-exit tayo. Try natin itong dagdagan. Okay, so try natin itong dagdagan ng cout para makita rin natin. Pero next yung ilagay natin dyan. Tapos dito hindi number yung gamitin natin. Ilagay natin dito is next. Okay, so para makita natin. Okay, so try natin i-run ulit. Okay, so 20 ulit lagay natin. Okay, so mapapansin nyo dito, yung 20 natin, yung head natin is 20 and then yung ating last is 20 and then yung next natin is null pa. Okay, ibig sabihin wala pa siyang value. Okay, test natin sunod na, ay sorry. Run ulit na nga natin. 20. Okay, input tayo ng more values. 25. Okay, so ang nangyari dito, yung next natin, since meron na tayong kasunod, okay, ibig sabihin, meron na siyang kasunod, ang mangyayari niyan is, pwede na siyang mag-point doon sa kasunod niya ng value, which is itong ating last value na 25. Okay, so dyan na siya nakapoint. Ibig sabihin, yung 20 natin, na node, yung node 20 natin, is nakapoint yung address niya into our next node, which is 25 yung laman. Okay? So, next nyan is, ang problema lang dito, hindi natin makikita yung kalagitnaan niya. 25, 1 ulit, 30, ayan, 1 ulit,
35. Okay, so makikita lang natin yung una at saka yung huling input natin. So ang gawin na natin is i-print natin katulad ng ginagawa natin sa array, ano? I-print natin yung buong value ng ating linked list, yung mga data na nandun sa loob ng linked list natin. Okay? So pero kailangan nating magdagdag ng panibagong functions natin dito sa taas. Dito. Okay, so dito is idagdag natin yung void and then show. Okay? Ayan, show lang. Ibig sabihin, show data. Nagano natin dito. Show data. Ayan. And then, pasukan natin yan ng parameters natin na current. Okay? And then, dito sa, gawa natin siya dito ng function. Declaration pa lang kasi yon. Okay, gawa tayo dito ng function. Ayan. And then, ang gagawin natin dyan is, so, buray lang natin to. Ayan. So, open and close parenthesis natin. I-check niya muna lagi. Okay, so, mag-show data tayo eh. So, if, okay, so, if, ayan. So, kung yung current ba natin, nasa na ba yun? Ito. Okay. So, ibig sabihin, if current yan. If current, sige, tapusin ko muna bago kayo paliwanag yung ating, ano, ating code sa case. Okay, ayan. If current is empty, okay, so ang mangyayari dito ay okay, so kapag ka na ibig sabihin, kapag ka na-detect niya na yung ating current value is walang laman, lagay natin dito is cout and the list is empty. Ayan, ibig sabihin walang laman. Okay, ibig sabihin yung current niya is walang laman. Okay, so it represents sa head lang po yan. Ito rin yung head natin, ano? So pinalitan lang natin ng variable na ginamit. Okay, so kapag ka daw yung current natin, ba, nag-show tayo ng data and then yung head natin, ito po, it will represent na yung head natin. Yung head daw natin is empty or null. Okay, so sasabihin niya dito, mali. Sasabihin niya dito is the list is empty. Tingnan natin. Ayan. Pero, paano kung mayroong laman? Okay, so mag-show tayo dito. Else, dito na siya mag-show. Ayan, else. Okay, so see out tayo dito. Ayan. The list contains slash n natin. Okay, ibig sabihin, the list contains, ano yung values na yon. Okay, so dito natin gagawa tayo ng loopings dito. Okay, so gamit na lang tayo ng while. Okay, current. Okay, while current is not, okay, not equal to null. Ibig sabihin, hanggat meron pa siya nakikitang value, okay, ang gagawin niya is, pasok, ayan, pasok tayo dito sa loob. Okay, so kapag ka daw, hindi siya null, okay, na-detect na yung current, ano natin, is not null, or yung head natin, or yung pinasok nating number is not null, gagawin dito is cout, okay, and then ipiprint natin yung current. And then, nakapoint siya into number. Ayan. Number, and then, and L natin. Okay? And then, next nyan is current is equals to current next. Ayan. So, try nga natin to kung gagana. At tawagin pala muna natin siya dito, no? Okay, so try na natin siyang tawagin dito sa ating ito, tanggalin nga natin to. Ayan, tanggalin na natin to. Ang tatawagin na natin dito is itong si show data na. Saan na ba yun? Ayan, show data tayo. And then, ang ipapasok natin sa kanya, sabi ko nga sa inyo, siya is yung head. Okay? So, yung head yung isasalpak natin dyan. Okay, so test natin kung ano mangyayari dito. So, run tayo. Kung may error. Ayan, cannot open output. Permission denied. Exit status. Bakit kaya? Check muna natin. Nakaran pa tayo dito. Check natin ulit.
Ayan, may nakabukas pa pala kasing console. Okay, so try natin dito mag-input at the first time. So, lagay tayo dito ng sabihin nating 10. Okay? So, ito, nangyari is, nung nag-insert tayo ng 10, automatically, saan ba yan? Yan o. Nag-insert tayo dito ng 10. Okay? So, ang ginawa niya, tinawag niya kagad yung insert natin, and then pumasok na yung value doon sa ating linked list. Pagkapasok ng value doon sa linked list natin, tinawag niya naman si show data natin. Ayan, ito si show data. Ayan, yun yung sakop niya. Okay, so sa show data, ang ginawa niya, yes, yung input natin, which is the number, okay, kasi yung number na yun, magsiserve siya as head. Okay, and then, papasok yun dito sa ating parameters, yun yung magiging value niya, na ipapasa niya dito sa ating function dito sa taas. Okay, na magsiserve as current naman. Check muna natin, continue lang natin to. Okay, so enter tayo ulit ng panibagong value, 1 tayo dito. Sabi natin yung una natin is 10, sunod natin is 15. Okay, so ang nangyari dito, yung na-enter na natin is 10 at saka 15. Okay, so next tayo dito, 1 ulit, and then 20. Ayan, so kung mapapansin nyo, ang nangyari is nagpiprint na siya isa-isa yung ating value. So kung dadagdagan pa natin yan, sabihin natin 25, ayan. So, the list contains 10, 15, 20, 25. So, enter tayo ulit dito ng 1 para mag-continue tayo, and then 30. Okay, so 10, 15, 20, 25, 30. Okay, so ang nangyari niyan is pumapasok na yung ating, ay ma-value sa ating linked list, and then na-i-display na rin natin sila. Okay, so ano ba nangyari dito? Okay, so pumasok na yung ating mga value dyan. Okay, so exit lang natin. Huwag muna natin pala exit. So, check natin dito. Okay, so show data natin. So, nangyari nga doon, ang naging entry natin dito, show data head natin, is yung pinasok natin is yung head. Okay? Nung pumasok dyan yung head natin, okay, siya is naging current. Okay, yung naging variable niya sumalo dito sa ating function is current. Okay, sabi to yung current is empty, pag daw walang laman, is linked list is empty. So, paano ba makikita yan? Mamaya, yan na natin ha. Okay, so dito muna tayo sa else natin. Sabi daw, kapag ka hindi naman siya empty, ibig sabihin may laman na siya, ang mangyayari niyan, while current, okay, current is not null, okay, ibig sabihin hanggat wala daw siyang laman, iprint daw natin yung current and then yung value na yon, yung number na yon. Okay? And then, ang mangyayari niyan is current is equals to current to next. Ibig sabihin, yung next value naman yung ipiprint natin. Okay, so iikot na naman yan. So, ang nangyari dito, sa huli natin, na-enter yung ating, lumabas yung 10 natin, na-print yung 10 natin. Sunod nyan, dito sa part na to, ayan, yung kulay blue na yan, naka-point siya dun sa next value, which is yung 15. Okay? Kaya lumabas yung 15 natin. And then, umikot na naman yung loopings natin, and then, nailabas niya yung itong 10 at 20, and then, naka-point na naman siya dun sa next, which is yung 25 natin. Okay? Nung lumabas naman yung 25 natin, nag-point na naman siya into na next, okay, which is yung 30. Okay, nung nailabas na yung 30 natin, naka-point na naman siya into next natin. Okay, ano yung next ng 30? Ang next ng 30 natin is null. Okay, kasi nga after ng 30 natin is wala na tayong value. That will be the time na magiging null na yung ating current. Okay, and then pagka naging ganun is doon na mag-exit or lalabas ng program yung ating while loop. Kaya nangyari, na-print niya lahat ng value dito. Okay, so try naman natin yung, itong una. Saan na ba yun? Ayan o. The list is empty. Okay, so kailan ba magti-trigger yan? Nagti-trigger yan kapag ka andito sa umpisa. Halimbawa, ginawin natin to. Ayan. Inuna natin siya dito sa taas. Ayan, habang di pa tayo nag-enter ng data, run natin yan dito. Pag nirun natin yan, ayan o. Ayan, the list is empty. Kasi at this point, hindi pa naman tayo nakapag-insert ng value. Dito kasi tayo mag-insert ng value, di ba? Kaya nangyari, lumabas is the list is empty. Okay? So, ganyan lang yung ating pag-insert ng value and then pag-show ng mga data na pinasok natin dun sa ating linked list. Okay? For the next video, ang tuturo ko naman is kung paano naman mag-remove ng value inside our linked list. Okay? So, dito kasi nag-insert tayo. Okay? See you on the next tutorial.